night ay binomba po ng Iran ang Israel. And not only that, no, bago yon ay binomba ng Israel ang Istanbul, Turkey, na marami, mayroon po namatay ng mga embassy ng Iran, mga kapatid. Gumanti lamang ang Iran, no, by sending missiles to cruise missiles to up to Israel. So we are really living in the last days. At ang mga balita ngayon ay it could spiral, no? Pag sinabi spiral, ito po ay pwedeng maging precursor ng isang mas malaki pang gulo. So talagang there would be wars. At discuss naman ni kapatid naman ito last time. At binabati ko, no, ang aking pinaglilingkuran ng church, walang iba kundi North Caloocan SDA Church, na pinamumunuan ni Head Elder Lloyd Dag at saka ni Brother Sammy Pahutraw. Sa mga leaders at members ng iglesia na yan ay magandang gabi. Binabati ko rin ang aming district pastor, Pastor Sherwin Villarica, ang ating area chair, Frederick De Palubos, at sa lahat ng ating mga leaders sa area, district, at saka po sa ating local churches. At binabati rin natin ang ating lay association president, walang iba kundi si Brother Art Sigin. No? Ganda gabi po, Brother Art. Press Art. At binabati rin natin, no, ang aking asawa. Kasama ko po ngayon, si Laila. Nandito po ako sa Mindoro. Meron po kami pakay dito. Hindi naman about evangelism, pero it is about, ano, it's about livelihood, mga kapatid. Kasi, ano eh, may livelihood ako at saka si architect. So, to sustain our ministries. At binabati ko din aking ina, Encarnacion Edar, ang aking bienan, Maxima Hidalgo, at binabati ko din aking mga kapatid, Maria Victoria, Maria Encar, Jim Ryan, at saka Juan Carlos, at aking dalawang anak, Bea Casa. At binabati ko rin si Ma'am, si Sister Tessie Balajang, ang nanay ni architect, at dalawa niya kapatid, Joy Muan, at saka po si Jeffrey Batubalunos. At binabati rin natin ang mga leaders dyan sa Perpetual 7. At sa lahat ng mga partner namin sa ng mga churches, no? Yan man ay sa Bulacan, sa parte ng Cavite, at sa parte ng Quezon City, at saka North Calo at ng Caloocan. Magandang gabi sa inyo, mga kapatid. At bigyan natin pagbati, na. Kapatid naman ito, bati ka po muna. Okay, at magandang gabi sa ating lahat, mga viewers all around the world. Ay pinupuri natin, Panginoon, tayo muli po ay nakita sa platform na ito. At for your announcement, this coming Thursday ay marahil po, Elder Noel, tayo po ay magbigyan po ng update at regarding po sa amin pong tawag ito yung convention po ng mga architects. At yung dahil po, Elder Noel, yung topic po namin, very exciting. Dahil nga po yung pag-usapan po o isa sa mga topic nating natinan po sa ating pong convention is about CBDC or digital payments. So i-update po natin para po ay kayo po ay magkaroon po ng idea regarding po sa mga bagay niyan. At hindi lamang po dito sa platform, kundi pati na po yung mga professionals, we are giving insights regarding with the coming payment system na mangyari po sa ating pong mundong ito. Thank you so much and God bless ating lahat. Thank you, Kapatid Maiton, no? Kahit kami, no, mga sa business sector ay tatamaan din dyan, lalo na. Kasi, you know, business, it is about in and out of money. So, labas-pasok ng pera. So, apektado rin kami sa business sector. Sa business sector ako, mga kapatid, at si Kapatid Maiton naman ay nasa service. So, both are employed, self-employed at saka employed naman si Kapatid Maiton. So pag i-discuss niya by Thursday daw is kung ano yung update sa CBDC with regards to architect ano, profession. Ako naman, mag-update naman ako, mga kapatid, about kung ano naman ang nangyayari sa business sector. Yun naman po sa akin, sa business sector, si architect naman is about the architectural convention. Kung ano yung nangyayari doon sa mga kasi pag sinabi mo kasi CBDC, mga kapatid, kalimitan yan is system at saka yung mode of payment. How do you pay? Using digital wallet, mga kapatid. So okay, hindi na tayo magtatagal, no? Ayaw na natin pahabain sapagkat para alam namin, no, it's already magna-9, no, para maaga pa tayo matapos. At the same time,
Gusto namin kasi maaga din kayo makatulog, mga kapatid. Okay, ang ating topic is Sunday Update, Jesuits and Evangelicals convened with U.S. lawmakers to promote Laudato Si. Okay, so kita nyo, ha? Jesuits and Evangelicals, no? Pag sinabi natin Evangelicals, ay they call themselves as Protestants. Pero alam naman natin, in the end times, kung Protestant ay lalabas, hindi tayo mga Seventh-day Adventist. So, bigyan natin pagkakataon na kay Kapitan Damaitan. Sige po, Kapitan Damaitan. Tuloy na po. Okay, maraming salamat, Elder Noel. Okay, at tayo po magsimula sa gabing ito. Gaya po ninyong kita po ating topic is Sandilo Update. And yan po sa underline, Jesuits and Evangelicals convene with U.S. lawmakers to promote Laudato Si. Talaga makita natin these last days na kung saan po ay gumagalaw po ang agencies of evil para maganap po ang prophecy regarding sa Revelation 13. Okay, atin po nga pag-aralan sa gabing ito. Diyan po sa screen po. At nawa po ay tayo po ay gabayan ng Banal na Espiritu. Kaya po ay tayo po muna po ay manalangin upang tayo po ay makaranas ng paggabay at tulong mula sa Banal na Espiritu. Tayo po ay manalangin sa gabing ito. Aming dakilang Diyos, aming tagapagligtas, Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na kami po ay muli mag-aral. Enlighten us, dear Father. Guide us with the Holy Spirit that we can be able, Lord, to understand the message that we can hear, and at the same time, we can be able, Lord, to become ready in these last days. And we know, Father, that the signs are here and the fulfillment of prophecy is really unfolding and it's already in the fast race towards the end. So, dear Father, please help us. Guide your people. Guide your children that we can be able, Lord, to become ready when that time is already right there. And also, dear Father, we'd like to ask for the presence of the Holy Spirit, that the Holy Spirit will guide us and align our lips so that we can be able, Lord, to speak your word clearly, and it will be from the Holy Spirit. And at the same time, dear Father, cover us with the righteousness of Jesus Christ, that the righteousness will be revealed, which is the righteousness of Jesus Christ. Thank you so much for everything and forgiveness of sins, of our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, tayo po ay magsimula na po sa ating pag-aaral sa gabing ito. Okay, dyan po sa screen ay Sandilo Update, Jesuits and Evangelicals convened with U.S. lawmakers to promote Laudato Si. Okay, next slide. Okay, sa gabing ito, ito po ang ating pong next slide. Alam po ninyo mga kapatid, no? Napag-aralan po natin sa U.S. na kung saan po ay makita po natin na ating pong inalam ang survey nito at noong February 21, 2023, ang naglabas po ang PhilStar ng survey na ito po ay galing sa SWS. At ang sabi po ng SWS, only 38% of Filipinos attend religious services weekly. So ibig sabihin po, makita po natin dito na sa Amerika po ay binabanggit nila that there is only 50% of the Americans po na sila po ay dumadalo ng pagsamba weekly. Lo and behold, na ating nakita dito sa Pilipinas ay mas kakaunti pa pala ng mga Pilipino na umaaten ng pagsamba sa araw po ng Linggo especially. 38%. So, ibig sabihin po ay bumababa po at ang mga tao po ay wala na pong panahon na sila po ay magsamba. So, ibig sabihin, Elden Well, kung ilan po kaya ang ating population sa Pilipinas? Meron ba tayo ngayon po ay 60 million? Ay, higit architect. Nasa mga 100 million na tayo kapag naman ito. O kung 100 million, kasi ang voters kasi nakarampo kay panahon ni President Duterte ay 60 million. So kung 100 million, ay wala pang 50 million ang sumisimba. So ibig sabihin po, 38 million lang. To be actual, kapag naman ito, ang ating population as of this day, 2022, is 115 million po ang ating population. 115 million. So kung i-multiply mo yan, 38%, nasa mga ano lang, nasa mga, wala, ano, mga 40 plus million ang sumasamba.
Wala pa sa kalahati. Wala pa sa kalahati. Okay, so ibig sabihin mga around 45%, ano? 45 million ang ating ano, ang subasamba. 40 million, I mean, yeah. 238% ang ano, ang ating survey na ginawa ng SWS. Okay. So ibig sabihin po ang tao po ay makita natin this last season din well. Bagamat ang ating bansa po ay is a Christian nation, makita po natin na yung moralidad po ay bumabagsak. At hindi po ang pagsamba po ay bumabagsak. At muunti-unti po yung mga tao po na magkaroon po ng panahon sa pag-aral at pakikinig ng sita ng ating Panginoon. Okay, now let us continue sa next slide. Kaya po makita natin dito po sa ating pong update sa gabing ito ay makita po ninyo na kung saan po sa may Germany ay makita natin Elder Noel na meron na po sila pong tatawag natin na Sunday, something like masabi natin pong Sunday Law Junior. Dahil nga po sa Germany ay meron po silang batas na kung saan po ay wala pong open ng mga establishment. Example po yung supermarkets and other shops, sila po ay closed because of this law. Kaya sabi po ng Yahoo Finance, ito po ay kinuha po din sa Fortune na article, a German law protecting Sundays is forcing supermarket chain to close even its robotic shop. So ibig sabihin, kahit po robotic po yung kanila pong system, na meron kasi mga shops sa Germany na wala pong mga cashier or wala pong masyado pong mga kagaya po ng ating po mga mall. For example po yung pinakasikat sa atin po itong supermarket, ay meron po silang mga tag ito yung mga sales lady or salesman nag-a-attend po ng ating pong mga needs. But in other parts of the globe, for example po sa Germany, ay sila po ay wala pong mga sales lady or salesman na nag-a-attend po ng needs natin or any inquiries. So, yes po. Nakasubok na ako yan kapag na Maiton sa ano? Nung sa Korea? Kami, di po, sa ano? China? Shanghai, China. Hindi, sa China. Walang tao sa isang bansa natin napuntahan na. China, yes, China. Nagpunta kami kapatid na may sa China, mayroon po doon na e-mart. Pag sinabi nila e-mart, no? Pag sinabi nila e-mart, ano yun, wala silang sales lady o salesman. Ang gagawin mo, you will just kukuha ka ng item, tapos parang ikaw na mismo ang mag-ano ng kanyang pinaka-barcode, tapos yun, lalabas na yung amount, tapos lalabas mo na yung ano mo, digital wallet, o kaya naman cellphone mo, QR code or something, pwede ka na mag-swipe o pwede ka na mag-tap. So ganoon po mga kapatid, may mga bansa po na hindi na gumagamit ng ano ng salesman. So wala na. So pwede ka na kumuha ng item by just dadampotin mo lang, pagdampot, ilalagay mo lang sa isang scanner, after ng scanner, lalabas yung amount, pwede ka na mag-pay. So, yun po mga patid, may mga bansa na po gano'n. Yun, nasubukan namin kapag naman ito sa Shanghai. Ganun po yung nangyari sa Shanghai. At saka, isa pa, nangyari din po yan, kung di ako nagkakamali, ay sa Korea. Ganyan din po si Korea. Yung dalawang bansa na yun, mga kapatid, ang nakita ko ganyan ang ginagawa. So, dito makita natin, Elder Will, no? Kung saan po ay sa Germany, close po yung mga shops nito, even itong robotic shops, dahil meron po silang batas. So, kung ating pong iisipin, para ito pong Sunday Law Junior. Kaya sabi natin, pagka yung US po ay nagkaroon po ng karoon po ng batas na pagkaroon ng katulad po nito na mag-close po ng shops during Sunday ay magiging mabilis po ito sapagkat yung ating pong barometer according to the book of Revelation 13 ay walang iba kundi ang United States of America. So the protection for Sunday has a strong religious influence. So yung nangyari po sa Germany, dahil alinsunod po ito sa panukala po ng mga reliyon. Kaya po nagkaroon po ng Sunday closure ng mga shops. At saka so, kapag mapansin po, yes. At saka kapag naman ito, ano eh, discuss na rin natin naman nakaraan, mayroon siya tinatawag natin green, ano, green Sunday. Ibig yes, sabihin, green Sunday. Sabihin ng green Sunday, mga kapatid, dahil gusto nilang ma-preserve ang ating earth o ang ating mother earth, ang ginagawa nila, nagko-close shop sila ng Sunday. Meron po mga patid, may movement na dyan sa Europe
Yung tinatawag natin Green Sunday. Discuss yan yung kapatid na Maiton at kinadiscuss namin yan noong makakaraan. Kasama din po yan. Kasi German ay isa rin po ito part ng Europe. So, nandun po yung ano, nandun po yung mga mga movement lalo kapag sa Sunday keeping mga kapatid. Kasi alam naman natin ang heart ng ano, heart ng power ng Roman Catholic Church ay nandiyan po sa Europe. Nandiyan po sa Italy, Rome, mga kapatid. So, yun po, no? At ito po ay backed by religious. At ito po ay binabanggit din, it's the day when Christians attend church. So, yung isa pong bagay na ginawa nila po, magkaroon po ng closure during Sundays so that the Christian can attend church. So, makita po natin, no? Kaya binabanggit ulitin po natin uli, kapag ka yung US po ay nag-implement po ng Sunday rest, it become rapid. At maraming bansa po ay susunod sa kanyang yapa because that is what is exposed by our speed of practice in the book of Revelation 13. So that's why years ago, judges ruled that commercial interests weren't the only thing worth prioritizing. It's also the day when people get to spend with their family and friends no matter what they do. So it's about family matters, it's about worship. So dito po ay makita natin, slowly and surely, time will come. Kaya po sabi natin, ulitin natin, kapag ka nabuo po ang AME sa The Beast in America, it will be a rapid one. Okay, now let us move to the next slide. Kaya po balikan natin, mga kaibigan, no, sa gabing ito. Itong pong video nito, Elden Way, napalabas po natin ito. Ito po ay isa pong interview. At ito po ay sa panel po ng mga senador. Na ito pong si Senator Murphy ay nakipagpulong po sa kinatawan po ng labor union or labor director or ito po ay parang ano no yung naghingi po ng budget ang labor parang da sa atin po ay dole. And during this interview ay napag-usapan po yung obligation or yung ability ng mga tao po na mag-attend ng church services during Sunday. Okay, at parang i-recall natin for us to see mga kapatid na everything in the world right now po ay trending in that point. Why? Because we're living in these last days. And Satan has, according to Spirit of Prophecy, has only 6,000 years na siya po ay bibigyan po ng panahon upang dayain ang mundo. And after 6,000 years, here comes the millennium. So parang binabanggit po ng Spirit of Prophecy, actually if you're going to read the book of early writings and some of the writings from Greek controversy, ang ending po ng mga 6,000 years is actually po ay pinanganak ang ating Panginoon, AD 27 and AD 31. So if we are going to see and connect with this thing, and we can assure na Satan is really doing his part right now, parang minabadali na lahat ng bagay. And that's why in the book of Testimonies Volume 9, okay, makita po natin the agencies of evil are combining their forces and consolidating. And binabanggit din doon po na great changes are soon to take place in the world and the final movements will be what? Rapid ones. Rapid ones. Kaya po, yes po. Yes po. Tuloy pa kapatid naman ito. Kaya po makita natin, Elden Noel, yung progress po nito kapag ang US po ay nagsimula na rin po sa kanya pong gagawin, it will become a rapid one. Okay, panoorin po natin ang video na ito. And as I say, when you're working multiple jobs to live paycheck to paycheck, or you're working 7 days a week, 12 hours a day, something else is sacrificed in that. And it's what ends up happening. You have to sacrifice, you know, ability to go to church. If it's something else to do on a Sunday, maybe you get a Sunday off and you haven't slept all week and you spend the whole day sleeping. I mean, that is a reality a lot of workers face on some of the schedules they work. And I do believe Congress has an obligation here in spending priorities and regulations. And okay, so dito Elden makita natin, no? It's obligation of Congress, okay, for the sake of the people, they can have a family time and worship during Sundays. Okay, next. And as I say, okay, again, dito po sa Germany, balikan po natin, no? Okay, makita po niyo sa screen, it is time Germany open up on Sundays. So the power of okay, ito po yung power of the church. Okay, ito po yung sinulat noong 2021, Elden Well, during the time of COVID. So the resistance of the Catholic and Protestant churches
the influence of trade unions and works councils, and finally, the opposition of city parliaments. So yung pong ano, yung paglunsan po ng closure ng Sunday, it is the influence actually by the church, ng Roman Catholic Church, ng Protestant churches. At sabi to, Sunday is still a day where you do a little something with the family. She has to work on Sundays and family life is disrupted. And somehow, dito po makita natin, the influence of the church, the influence of the Roman Catholic Church, two powers. Kaya po masabi natin po na yung Elden Will, na yung ito pong three spirit-like frogs. Opo, okay, yun, yung Protestant, tapos paganism o spiritualism, at saka Roman Catholic Church. Yes, so papasi. Yung papasi. Yung tatlo po yan ay ano po yan? Yan po yung counterfeit po ng tinatawag nating Trinity. So kung may Trinity po tayo, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, sila po ay meron din pong ano counterpart. Ang counterpart po nila is paganism or spiritualism na binabanggit po ng Revelation, at saka po kasama din po diyan yung paganism, tapos spiritualism, kasama din po diyan yung kinatawag natin na ano, na yun nabanggit ko nga kanina, no, yung tatlong yan, yung papacy, Protestantism, tatlong yan, mga kapatid, ay the dragon yung counterpart po ng Trinity. Yan po yung counterpart ng Trinity, mga kapatid. That's a counterpart. Ibig sabihin counterpart, yan po yung ano, yan po yung parang kapalit doon sa Trinity natin, mga kapatid, na God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, mga kapatid. Okay, thank you so much, Elden Will. At ito sa last days, no, yan po yung ano, yan po yung inaabangan natin, kasi sinasabi po ng Revelation na sa mga muling panahon, yan tatlong yan, mga kapatid, yung union. Pag sinabi ting union, magsasama-sama po sila. Join forces. So magjo-join forces sila sa huling panahon para not only by deception but also para kumontra doon sa turo ng Diyos, lalo po doon sa Sabat, mga kapatid. Yes, thank you so much, Elder Will. Okay, now let us move forward. Okay, kaya sabi, pag tingnan po niyo, mga kapatid, no, yung the power of the church, nag-influence po ng mag-close na Sundays. If it is happened in America, Elder Will, mga kaibigan natin sa gabing ito, it is something like na nabuo na po ang kanyang image. If in other countries, for example in Germany and parts of Europe, ay meron pong gitong kapangyarihan church to implement or to influence the state, ay inantay lamang natin ngayon po ay walang iba kundi Amerika. Okay, kaya po maging mabilis. Sabi po ng Spirit of Prophecy, the final movements will be rapid ones. Kasi po madali na lamang po, kaysa bang bansa po ay meron po silang ganyan pong uri ng kalakaran in these last days. Okay, now let us move forward sa ating pong slides sa gabi ito. Okay, now next. Okay, kaya po sabi po ni ano, Johnson, if you recall kanina po ay binabanggit natin, there are only 38% of Filipinos attending church weekly. And somehow in the United States, it is also the problem na nais po nila pong isolve. Okay, and it is the concern po ng mga Republican, especially po ng Christian nationalism, which is sila po ang primary supporter po ng Project 25. Not only them, but of course, ay hindi natin po isinasantabi, ito pong yung Heritage Foundation. That according to Mike Johnson, na siya po ay Speaker of the House of United States of America right now, ang sabi niya, the culture is so dark and depraved that it almost seems irredeemable. And what is a concern kung bakit po nagiging depraved po ang culture or nagiging dark ang culture ng America? Because the decline of national church attendance. Kumukunti po ang nagsisimba, and the rise of LGBTQ. Not only in America, but actually, it is the concern of every individual around the world. Kasi nga pong LGBTQ is rapidly increasing in numbers. Hindi man sila nanganganak, pero they are in constant na dumadami. Okay, and that is the concern, and that is the signs of the times. Nanggit po na ating Panginoon that before the second coming of Jesus Christ, one of the signs will be
the rise of sodomites in these last days. Okay, next. Kaya po, ang concern po nila, ito sabi ni Mike Johnson for review. Well, I mean, I don't, I'd say I'd preach to the choir on this Zoom call, or maybe the honor choir. You all know the terrible state that we're in. The faith in our institutions is as low as it's ever been in the history of our nation. The culture is so dark and depraved that it almost seems irredeemable at this point. We're the church attendance in America dropped below 50% for the first time in our history. So below 50%. Same with us in our country. Well, okay, kaya po ng solution po nila, of course, a solution po nila po ay ganito. We should be debating a bill requiring every American to attend a church of their choice on Sunday to see if we can get back to having a moral rebirth. So, ang kind of solution, okay, it will be push. Alam po natin yan, in the coming years or in the future, ito pong tatawag natin na bill that everybody will be required to attend church. So, ibig sabihin po, mayroon pong attendance. Okay, next. Okay, ito po ngayon po ay nice po natin kayo po ang i-update. Okay, ano po nangyari sa mundong ito? Okay, that's why dito po sa Darating Truth Ministry Gospel Commission, we are actually po ay monitor natin yung nangyari po sa iba't ibang bansa to give awareness and to awake the people of God that we are really in these last days. And that's why we need to work hand in hand and sharing this gospel that our loved ones, our friends, through Facebook and YouTube channel or YouTube that we have will be warned and will be ready in these last days. Okay, ito po yung World Councils of Churches. Okay, ito po yung sinulat po ng March 3, 2024. Okay, March 2024 this year. So sabi po dyan, the World Council of Churches or WCC, co-sponsored with Laudato Si Research Institute and the World Communion Reformed Churches, Lutheran World Federation, Anglican Communion, and World Methodist Council, and International Seminar on the Feast of Creation and the Mystery of Creation, Ecumenism, Theology, Liturgy, and Science of the Times in Dialogue, from 14 to 16 March at Laudato Si Center of Assisi and Pro Christiana in Italy. So, dito po natin makita na kung saan po ay sila po ay nag-meeting. And isa po sa kanila po mga magkilala po ng mga institution na sila po ay susuporta sa gawain ito ay walang iba kundi yung pong mga magkinalaman po sa Laudato Si, which is dyan po rin po yung mga Roman Catholic Church and also Laudato Si Research Institute, which is dito rin nga po sa may lugar po ng Laudato Si Center of Assisi, gina na po yung pagpupulong nito. And one of their agenda is that to promote or to accelerate ito nga pong Laudato Si. Okay, now, let us continue. Sino po ang nag-host po ng meeting nito? So, the seminar hosted by Archbishop Domenico Sorrentino from the Roman Catholic Church was attended by church leaders, representatives from ecumenical institutions, biblical scholars, eco-theologians, liturgists, ecumenists, youth, indigenous people, politicians, and scientists. So, ibig sabihin po, ito po ay inatunyan po ng iba't iba po mga klase ng antas sa society, na kung saan po ay kanina pong pinag-usapan po yung global ecological transformation. Na po ninyo mga kapatid, no? Ay dito po in-highlights natin, no, na kung saan po nakita mo sa inyo pong screen itong dilaw na salita na ito. Na kung saan po ay he developed the reasons why envisioning an ecumenical creation liturgy each year. Ibig sabihin po, each year, kailan Sunday, after first day ng September would be an excellent idea. This September 1. It will help lay the groundwork for a new global culture of love and respect for human beings and non-human nature. It will strengthen the sole basis for a global ecological transformation
bearing witness to God's creation meant to blossom and to make visible the beauty of God's creation. And alam po natin, mga kapatid, ito pong global ecological transformation, it is linked to what? To ecological conversion. And it also the Laudato Si Action Platform Plan na ginawa ni Pope Francis, na ito nga pong 7 years plan. Na itong Laudato Si na meron pong pagkahati sa tatlong pangkat. Na una po ay ito po ay concrete action plan, second to 6 year. Ito nga po ay pagsagawa po ng concrete action na kanilang pinag-usapan ng day one or first year. At yung kapitong taon po, ito po ay tagumpay. O tinatawag po nila sabbatical year, rest year. Ito po ay dedicate sa Panginoon. Sabi nila po ay pagpupuri sa Panginoon. Okay, ito pong Laudato Si na pinapromote po ang ecological conversion. Ito po ang kinalaman po sa Sunday as the commonly shared weekly day of rest. It is Sunday rest. Nakusap po, ito po din ay nagpapakita ng Sunday rest nito ay may kinalaman po sa no buying and selling. So it means ecological conversion is about no buying and selling during Sunday. It's something like, especially, most likely, na binabanggit po ng Revelation 13. Na kung saan po na, sa Revelation 13 ay no buying and selling. Yes po, I don't know. Nakapatid naman ito, yung ecological conversion, it is also a change of lifestyle. Ibig sabihin mga kapatid, yeah. Ito po isang Sunday movement na kung saan lahat tayo ay mag-adhere na stop po ang buying and selling ng Sunday. So, ano po yan? Pinopromote po yan ng ecological conversion o nung ecological, tawag din sa kanya mga kapatid, ecological lifestyle. So, chine-change po yung ating, ano, yung ibig sabihin, ito po yung isa pong movement na kung saan ay sinasabi nila na huwag tayo bumili at saka magbenta ng Sunday. Kaya mga kapatid, no, ito po yung isang Sunday movement din na pinakita na nga ni kapatid naman ito, may three phase siya. Ang first phase po is yung 2021, yung pag-iisip o yung pagbuo. Hmm. Tapos yung 5 years naman mga kapatid is execution. At saka pinaka lastly, kung di ako nagkakamali, tama ba kapatid naman ito, 2028, ano? Yung magfo-fall o 2027, yung tinatawag nating sabbatical year. So, yeah. Yun po yung Sunday movement mga kapatid. Huwag po tayo magtaka na mayroon po Sunday movement. Yung Laudato Si mga kapatid, isa Sunday, ano, it is a Sunday movement o isa po itong paraan na kung saan pinopromote po yung lifestyle natin na kinakailangan magpalit tayo na tayo po ay binibigay sa atin yung kinakailangan, huwag tayong bumili at magbenta during Sundays mga kapatid. Sa Sunday movement yan mga kapatid. Laudato Si is a Sunday movement mga kapatid. Yan po yung ginagawa ni Pope Francis para i-promote po ang Sunday worship sa mga huling panahon. Kasi yan po ang ano eh, yan po ang lundo ng ano eh, yun po ang magiging pinaka-last na drama sa mundo. Ang last na drama sa mundo mga kapatid is about Sunday worship or will you worship God or God the Creator during Sabbath, which is Saturday mga kapatid, sa ating mga Seventh-day Adventists. Yes, kapatid naman ito. Okay, kaya mga kapatid, bakit po pinag-alantin and then well, ito pong WCC or World Council Churches? Ano po kinapin-promote? Okay, at binabanggit nga po doon, they're aligned with Laudato Si. Ito nga po, ecological conversion. And you will see later on, makita po nila, no? Na ito pinag-aralan natin. Yes. Kaya kapatid naman ito, parang binabanggit mo din dyan, yung WCC kasi is, ano, isa po siyang governing body ng iba't ibang mga churches na align po siya doon sa Laudato Si. Ibig sabihin na align sa Laudato Si, isa lang po yung mind nila. Kaya binabanggit din nila, they have the same mind. Mayroon lang silang isang isip. So yung isang isip na yun mga kapatid is about Sunday, ano, Sunday movement. So Sunday movement, lahat po ito mga kapatid, o lahat na dinidiscuss niya agad ni kapatid na Maiton is sabi nga diba doon sa 590.1 ng Great Controversy, sinasabi po doon ay yung climate, no? Ang magtutulak po ng Sunday law. So kung climate na magtutulak ng Sunday law mga kapatid, binabanggit din doon mga kapatid na itong movement na itong Sunday movement na to
ay magkakaroon po ng union. Isipin, magkakaisa sila, no? Laban sa bayan ng Diyos. Wala naman ibang bayan ng Diyos, mga kapatid, kundi tayo. Tayo po ng mga Sabbath worshipper, mga kapatid. Okay, thank you, Elder Noel. Okay, now let us move forward sa ating pag-aral. Kaya po yung ano, no, alam po ninyo, kasi mga kapatid, yung screen na po, ay isa pong bagay na ipinarating sa atin o nigyan tayo ng linaw, Panginoon. Nandito po tayo nagising, kaya po pinag-aralan natin bawat yugto o pagbabago ng panahon at hindi yung ginagawa po na nila po na hakbang sa ngayon po na para po ay mapigilan ang kalamidad. Ito po ay napakita na according to the Great Controversy, page 590, paragraph 1, na magdadala po ng or driver po ng Sunday law ay walang iba kundi ang kalamidad. So, diyan po natin makita, mga kapatid, na kung saan po ay napapakita na ito po ay isa pong magiging paraan na gagawin po nila para po ay may sagawa pong kanilang plano na ipasagawa pong plano na matupad ang Revelation 13 dahil po sa kalamidad. And the spirit of prophecy is not silent about this. We are given the right perspective and understanding na isa pong bagay na tingnan natin this last days, matid po, ay walang iba kundi yung pangyayari na paano nila po ay pigilan ng kalamidad. And in such manner, then po nabubuo din po yung sistema ng hayop or the system, beast system or system of the beast or the image of the beast para mangyari po ang tatawag natin ng mark of the beast because the image is the driver na mapus po ang mark. Okay, at balikan po natin ang slide kasi po ay nagluko po, no? Na kung saan po ay nawala po uli ang ating... Abad naman ito, no? Yes po. Abad naman ito, yung ano, yung sa 590.1 na ano, na Great Controversy, kung ang driver po is calamities, ibig sabihin mga kapatid, sinasabi doon, kung ang calamities mas lalo po siya magiging maigting, ibig sabihin mas lalo magiging rampant ang calamities. So ibig sabihin mas magiging mahigpit sila doon sa Sunday rest o Sunday movement o Sunday law, no? Kaya nga binabanggit ni kapatid naman ito paulit-ulit, ang magdadrive po ng Sunday law, wala pong iba kundi calamities. Yan po naman ay mapapatunayan sa pamamagitan ng sulat ni N.G. White. Basahin niyo po yung ano. Tinash na po yan. Naka-flash po pala. 590.1. No? So, babasahin niyo kapatid naman ito. Yan po ang magpupush ng Sunday law. Paulit-ulit po yan binabanggit. No? Bakit po yan ang magpupush ng Sunday law? Kasi ang calamities mga kapatid sa end times, hindi na po yan magbabago. Kasi sinasabi na nga po ng ano eh, ng Matthew 24 at saka ng Luke 21 na ang mundo ay magiging mas magulo, magkakaroon ng kalamidad left and right at syempre dahil sinabi ni Ellen G. White at binanggit niya itong kalamidad na ito na hindi na po ito matatapos hanggang sa end times, hanggang sa pagdating natin Panginoon, ay magtutulak po ng Sunday no, na magiging maigting o magiging maigpit sila sa pagpapatupad ng Sunday mga kapatid o Sunday rest. Kaya Elder Noel, makita natin, no, just today, ay kayo po ay nag-monitor po ng, sige pakita natin, no, na 7 countries po ng mga Emirates, 7 Emirates po sa Middle East, ay nakaranas po ng pagbaha. Okay, sige po ipakita po namin sa inyo screen, para po inyo po makita mga kapatid, no, just wait for a minute, natating po pakita sa inyo po, na ito pong video na ito na nangyayari po ngayon sa iba't ibang dako ng mundo, na hindi po nangyari noon ay nangyari ngayon. Okay, pakita po natin para po saka, ay sa awareness po nating lahat mga kaibigan. Sige po, Idanon. At saka kapatid naman ito, dito sa Pilipinas. Okay, nawala po si Idanon. Okay, Idanon. Okay, sige po. Umalik meron po kayo. Meron po tayong interruption dito sa Luzon. Meron po pending power interruption sa buong Luzon, mga kapatid, kasi sa sobrang init. At di lang yun, yung ating binabanggit din po ng Department of Agrarian Reform, Department of Agriculture, mga kapatid, DA, na possible na magkaroon tayo ng famine sa Pilipinas because marami pong crops ngayon, mga kapatid, na hindi po nag-produce ng maganda dahil yung pong lupa ay sobrang nabibitak. Ibig sabihin, walang tubig. Meron akong kakilala dyan po sa North Sagaray na parte. Gusto nilang magtanim, mga kapatid, na lugi sila. Lugi, mga kapatid.
Saan po yung abansa ba ito? Saan po yan? Ito po ay sa Dubai, Danuel, no? Which is, Dubai ay hindi po ito po ay binabaha. Pero ngayon po makita po niyo mga kapatid na talagang ang kalimitan po sa Batundo po ay makita natin na kung saan po ay naging madalas at magkaraniwan na po ang pagbaha ngayon. Opo, tsaka kapatid naman ito, nag-record din po dyan sa Saudi Arabia. Hindi po dyan nakakatikim din ng ulan, pero mayroon po ulan ngayon mga kapatid sa Saudi Arabia. Part ng Middle East po rin po yan. Part din po yan, Dubai is part of Middle East din. Yeah po, ito naman, magkita po siya sa kanya, no? Nakausan po ay hindi na po kakaiba po ang ating mundo na ito. Sa ating pong bansa, mainit, ibang lugar naman po ay binabaha. Kaya at makita po natin, kahit dito po sa Maynila, ay nagkaroon po tayo ng Luzon, especially po nagkaroon po ng mga tatawag po natin na suspension of classes. Dahil po sa patindi pong init na nangyari po sa atin, Elden Owen. Okay, kaya po sabi po ng Speed of Prophecy, makita po natin, balikan po natin uli po yung ating slide, ay dyan po natin mapansin na tunay ang Speed of Prophecy and we're living in these last days. Okay, you will see later on mga kaibigan ko. So that's this scene has brought calamities which will not cease until Sunday observance shall be strictly enforced. Kaya binabalikan natin Elden Owen para po ay emphasize sa ating mga kaibigan, sa ating manood, na ito po ay nangyari ngayon at ito po ay nagpapakita na malapit na mangyari yung ating pinag-aralan o ating pong binabantayan mula pa noon, nakalipas ng mga dekada. Okay, kaya po sabi po dito sa ating screen, Vatican launches Ecological Conversion 2030 Project. So they are assumed by the year 2030, Elden Owen, lahat po ay gumagawa na or nakalign na po sa Ecological Conversion. And we know the fact, Matin, yung Ecological Conversion is about Sunday rest with no buying and selling. Kaya at saka architect, no, yung SDG Sustainable Development Goal ay ang goal din niya mga kapatid is 2030. Same lang, di ba? Kapatid naman, same lang. Yeah. Ang SDG is ang goal nila is 2030 din. So kita niyo ha, mayroon talagang alignment, no? Mayroong alignment po mga kapatid. Yung mga environmentalists, religious, governing bodies, katulad ng United Nations, lahat po sila ay meron pong alignment. Kaya kung babanggitin mo mga kapatid, alam mo, ilalagay mo na rin siguro yung slides mamaya tungkol dun sa Testimonies Volume 9, no? Page 11, paragraph 1, mga kapatid, ay binabanggit po dun na yung final movement will be rapid ones at saka merong consolidation ng forces, no? The evil forces are combining and consolidating and the final movements will be rapid ones. Binabanggit po yun ang Testimonies Volume 9. Tama ba ako, Pati Moiton? Baka nagkama niya ako. Testimonies Volume 9, page 11, paragraph 1. And 2. Yes. Yes, Kapatid Moiton. Kaya mga kapatid, yung mga binabanggit namin, kahit pa ulit-ulit, gusto kasi namin na ilagay talaga nyo sa isipan nyo na yung mga katulad yung binabanggit namin ng mga sulat ni Ellen G. White kasi natutupad na. No, Kapatid Maiton, it is happening. Grabe, mga kapatid. It is happening, mga kapatid, sa time natin. Okay, kaya Elder, bakit natin pinag-aralan po ito? Isa po kasi sa mga hadikain po ng World Council of Churches is Climate Sunday. Okay, kaya na-highlights natin po dyan ay Climate Sunday. Kailan po kanilang sinulat ito noong 2021? Climate Sunday, an opportunity for churches to act for creation. So, ibig sabihin, ininilatag nila pong kanila pong agenda. Hindi na mamalayo na marami na pinapainom na po ng hayop ang mga bansa regarding po sa doktrina na binabanggit po ng Revelation chapter 13. Revelation 14 verse 8 and 9. Na binabanggit po sa Revelation chapter 14 verses 8 and 9. Allow me to read it in English in King James Version. And there followed another angel saying, Babylon is fallen, that great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. So ibig sabihin, ang second angel's message is actually about
giving the message na ito pong Babylonia or Babylon ay naguguho na. Kaya tanong natin, paano po naguguho ang Babylonia? Ano pong dahilan bakit naguguho siya? Which is binigay po ng explanation po ng verse 8 na rin, mismo sa text na yon, na binabanggit dahil pinainom niya ang latang bansa ng kanyang alak, which is yung alak na yon ay walang iba kundi doktrina ng kanyang pakikapid. And in some manner, kung makita po natin itong Laudato Si, which is number 237, ay pinopromote po yung Sunday rest. Okay, nakatulad po na binabanggit po na wala pong paggawa. That there is a rest in Sunday, ito po ay makita po natin in a counterfeit ni Satan sa tunay na araw ng pagsamba. Kaya po sa ating po mga kapatid na mga Seventh Adventist and sa ating po mga kaibigan na nagsubaybay, dito po sa programa po ng The Written Truth Mission and Gospel Commission, if you have the chance, please download the Great Controversy. At lahat po naming binabanggit at nakikita natin ngayon sa panahon nito, it is actually written already in the book of Ms. White. Na siya po ay nagpapakita na that we are really, it's really a convincing message that we are really in these last days. Kaya nga po sabi po ni Sister De La Cruz, ni Sister Detmar dyan po sa Saudi, ay maulap minsan umuulan kung gabi. Bakit kaya nga po nagbabago panahon? Because Satan is at work in these last days. And he is using many instruments. And some of us are really thinking that, alam po ninyo mga kapatid sa gabing ito, no? Satan is using, itawag natin po na artificial and natural catastrophe or method to show that na makita na kung saan po ay parang kailangan bumalik sa Panginoon. But the thing is, yung kanya agenda na babalik sa Panginoon pero yung end goal is to rebel against God by disobeying or broken His covenant, which is mabasa po natin sa aklat po ng Isaiah chapter 25 verses 4 and 5. Okay, at dito po mga kapatid, makita natin sa World Council of Churches, natin nakita sila po ay nag-meeting, of course, this April or March, ay sila po ay mga 1,600 churches. More than 1,600 churches have already joined the initiative. So ibig sabihin po, marami na po sila sa Europe. And we are just waiting for the United States of America to do the same. And somehow po ay makita natin na kung saan po ay ito pong binabantay natin po na Project 25, na ito po ay meron pong laman na especially po sa labor na chapter na pinag-usapan po nila magkaroon po ng Sabbath rest. And somehow, for your understanding, ito pong Project 25, it is backed by the church, backed by the religious organization ng mga Protestants in America. So we need to take action as Christians who care for God's creation, tackling the climate emergency with urgency now and for future generations. That's why makita natin these last days, ito pong rapid movements because they need to act immediately in order to save the planet before 2030. That is why the progress, makita natin, actually, binabanggit nga po nila no, last year, no? We are already halfway towards 2030 and we can see the acceleration from now on. Kaya that's why, mga kapatid, makita natin, even the Project 25, makita natin, it's also approaching, and also the pandemic treaty, which is going to happen this coming May, it's also approaching by next year. Nagkaroon po ng alignment sa nangyari sa mundong ito. And that is why makita natin the prophecy is unfolding. The prophecy is giving us the highlights that we are really need to prepare. Because binabanggit nga po ni Elder Noel, the book of Pessimus volume 9, page 11, paragraph 1 and 2, the final movements will be rapid ones. Okay, next. Kaya po sa Amerika, tingnan po natin mga kapatid. In Amerika, okay, yan, nakita po niyo sa screen mga kapatid sa bandang ibaba po yung ating topic. Na yung pong Amerika or yung mga G-Suites. Okay, dyan po sa inyong screen mga kapatid. No? Sa mga G-Suites at iba po mga religious leaders, ay they are, have common idea
or agenda to convene the U.S. lawmakers to promote or to accept the Laudato Si. I would like to repeat, Jesuits and evangelicals or Protestant America or Protestant group in America, sila po ay kinukonvene nila ang kanila pong U.S. lawmakers to promote Laudato Si. Okay, just sa screen mga kapatid, makita po ninyo, Catholic Christian groups share faith driven plan for climate adaptation with Congress. Okay, atin pong pag-aralan sa gabi ito mga kapatid. Okay, dyan po sa screen ay atin pong basahin. Okay, if you like, pwede niyo po yung screenshot for you to copy, to research, para po inyo po ma-share sa inyong mga kaibigan. Okay, now, tingnan po ninyo po yung mga salita na atin pong basahin sa gabing ito. Nandiyan po sa screen at naka-highlights po dyan. Iba po yung naka-underline. So, Catholic and Christian groups joined together March 20, just this year. Okay, just this year. To discuss a faith-driven approach to solving problems associated with climate change in a panel discussion on Capitol Hill. So ibig sabihin po ay they are discussing this group of Catholic, Christians groups, evangelicals, and even the Jesuits groups. They are in one mind na kanila pong nais pong i-promote sa Congress na yung Laudato Si ay gamitin in order for them to combat climate change. At the event sponsored by whom? Okay, take note. Catholic Relief Services, the offices of Senators Bill Cassidy, RLA, and Tim Kaine, DIVA National Latino Evangelical Coalition, National Association of Evangelicals, Evangelical Environmental Network, Laudato Si Movement, Kingdom Mission Society, Catholic Climate Covenant, Jesuit Conference Office of Justice and Ecology, World Relief and World Mission. So inyo po makita ngayon sa ating pag-aral mga minamahal ko. Mga kaibigan natin na nagsasubaybay po ng The Written Truth Missing Gospel Commission 1:4. That they are working beneath their agenda, and this is what we call the fulfillment of prophecy, na sila po ay nagbibigay ng promotion and guidance na ito pong United States America ay mailunsad po yung kanilang plano, which is kanila pong pinag-aralan many decades ago, at nakita natin yun because we are living in these last days. Okay, next. Okay, dyan po sa screen, Megan Goodwin, Senior Policy and Legislative Specialist for CRS, said that the Catholic faith considers reason, including both philosophy and science, as a crucial element in interpreting the scriptures to apply to the world today. So ibig sabihin po, in order for them to interpret scriptures, they are, the science is above, parang yung science, so above the Bible. The science is most reliable to interpret the Bible. But the Bible can interpret by itself. But the thing is, dito po sa pinag-usapan nila, the church and the science philosophy can use as an element para po ma-interpret ang scriptures na ma-apply sa mundo natin ngayon. And they are citing Pope Francis Laudato Si, interpretation of Genesis in his encyclical on caring for creation, or no other words, the Laudato Si. Goodwin said, Francis calls us to remember the human face of the climate crisis. Na sinasabi nila ni Goodwin na si Pope Francis o si Francis ay tatawag sila, okay, tatawag sila na alahanin yung mukha ng sangkatauhan sa pagharap sa krisis na ito. He writes that we are faced with one conflict crisis. Okay, sabi na, si Pope Francis po daw ay nagsulat na isa pong bagay na isa pong conflict crisis, which is both social and environmental. So ibig sabihin, they're promoting the Laudato Si in order to solve the crisis in these last days. Remember na tayo po binigyan ng Panginoon na isa pong
malinaw na kaisipan na sila po ay binigay sa atin actually. Ito pong tinatawag na ranking of countries most compliant with Laudato Si ecological program. Okay, nakita po ninyo? Okay, dito po Elden Well, makita natin sa gabing ito, no? Na ito pong ganilang ginawa, it is a kind of parang ito magbigay sa atin ng matibay na prohiba, okay, na talagang yung Laudato Si ay na-introduce po sa iba't ibang bansa. Okay? Ano po masabi niyo, Del Noel, before we play that video? Yes, so, kapat na Mayton, nilalagyan po nila ng ranking. Bakit po? Kasi gusto nila itong ipatupad at sa pamamagitan ng ranking, nasusubaybayan nila yung progress. Mm. So, ginagawa ito mga kapatid eh. Kaya meron po tinatawag natin ranking, ginagawa nila yung ranking para makita nila yung progress ng Laudato Si kung napapatupad ng maayos. So, di ba, binabanggit natin kung 2021 is conception. Yung Laudato Si, 2021 is conception, nasa na po tayo, 2024. So, nasa third year na po tayo na tinatawag nating execution. So, halfway. Kapag naman ito, no? Halfway yeah. na tayo doon sa execution. So, kung nasa halfway na po tayo na execution ng Laudato Si, one way to have a barometer ay sa pamamagitan ng ranking. So ibig sabihin, pag nirarank ka, ito po yung mga bansa na tumutupad doon sa panukala na sa tupapa. Kaya makikita mga kapatid na napagrabe. Pero kapag naman ito, pwede ba ibalik mo ng kaunti doon kanina? Yung isang slides? Kung okay lang sa'yo. Sige pa. Balik mo naman ng isang slides lang. Isa pa? O ito, kapag naman ito. Kita mo mga kapatid, no, sinasabi dito, yung science daw at saka philosophy, ang mag-interpret po doon sa scripture. Mali po yun. Bakit po? Hindi po pwede po kasi ang human interpretation sa scripture. Let the scripture interpret itself. Tama ba kapatid na Mayton? Yes, diba? Exactly. Correct. Hindi po pwede po yung utak natin ang ang mag-interpret ng Bible. Hindi po. Let the Bible be its own interpreter. Bakit po? Delikado po kasi yan mga kapatid. Bakit delikado? Sabi nga ng 8:20 po na Isaiah, so sa patotoo at sa kautusan, kung hindi sila nagsasalita sa katotohanan na ito, ay walang liwanag sa kanila. Yun po sabi, no? Correct po, so, yeah. Sabi, tama po yan. Kung hindi sila nagsasalita ayon sa Bible, yun o labas sa Bible, hindi po yun totoo. Kaya mga kapatid, hindi pwede po kasi human interpretation, interpret yung Bible. Let the Bible interpret itself. Kasi ang Bible po is the source of truth. Kaya mahirap yung mga kapatid. Delikado po yan. Delikado po. It's not, ano. Kaya nga lumalabas, yan po ginagawa po ng, ano, ng ni Pope Francis, yan po ay human interpretation. Yeah. Paano po si, ano ko masabi human interpretation? Katulad na lang po yung Sabbath. Alam naman po natin, it's very clear. Basahin niyo po yung Bible. Bible says that Sabbath is Saturday. Kasi po ang Sunday is first day of the week. Ngayon, by their own interpretation, yan po gusto nilang gawin eh. Yan, by their own interpretation, ang lalabas mga kapatid, yung Sunday, ayun na po yung tinatawag nating Sabbath ngayon. Interpretation po nila yan mga kapatid. At the same time, dinudugtong pa nila doon sa climate crisis. So, ayun, another way of interpretation. Bakit po? Bakit po another way of interpretation? Kasi sinasabi nila, ang Sunday po kasi, kinakailangan mangilin tayo lahat para po ito pong climate natin na crisis ay mawala. Samantalang ang Bible po is very clear. Another interpretation of the scripture. The interpretation of the scripture, mga kapatid, yun po ay precursor o yun po ay signs na Jesus is coming very soon. Kita niyo mga kapatid, napakalaki ng difference kapag naman ito, no? Interpretation of men versus the interpretation of what the scripture says. The scripture says it is a prophecy unfolding because Jesus is coming very soon. Sa kanila, pwede pa nilang baguhin. Climate change tayo ngayon. Pwede pa natin baguhin. We can reverse it. Kaya mga kapatid, mahirap. Human interpretation can never stand alone. What only can stand alone is what is
coming from the Word of God, which is the Bible, mga kapatid. Yes, kapatid Mayton. Okay na po. Yes, thank you. Thank you, Elden Well. Makita kayo, mga kapatid, bakit mo natin highlight ito po yung kanila pong ginagawa, Elden Well? Parang inilid tayo ng Panginoon na mag-solidify or mabigyan po ng mas ito yung Revelation 14 verse 8 na solid yung kanya pong interpretation at the same time yung fulfillment niya by what they're doing right now. Parang sila po nagbibigyan ng information sa atin eh na naging valid at nangyayari ngayon yung Tama. Pagpainom po ng alak, Elden Well. Alam mo, Elden Well, no? Tanggi natin sarili natin, Elden Well. Elder, kapatid. Pwede ba nila ma-introduce ibang bansa po yung doktrina po ng child baptism or infant baptism? Hindi po, kasi pag titignan mo yung Bible, mismo si Jesus Christ is immersion eh. What I mean is, kaya ba na-introduce ibang churches? I think it's not. Hindi yes, po, no? Yes. For example po, yung paggawa po ng imahe na sa loob ng iglesia lagyan. Mag-agree ba mga Protestant? Ay, hindi agree ang Protestant yan kasi nakalagay doon sa Bible, huwag kang gagawa na larawang inanyuan at huwag mo silang paglilingkuran. Eh, sabi ng Bible eh, pang ilang utos yun, pangatlong utos kung ako nagkakamali. Pero dito po nangyari, Elden Well, nakita natin yung true climate agenda na ipasok na lang kanila pong nais ipasok yung kanila panukala, which is ito nga po, yung Sunday rest sa magitan po ng Laudato Si. Okay na, kung ating tinan, Elden Well, no, mamaya po panoorin video na yan. Diyan kasi sa Laudato Si 237, binabanggit Sunday like the Jewish Sabbath. Na yung tulad sa mga Jewish Sabbath or sa ating pong pagsamba sa araw ng Sabado or Saturday, which is the seventh day of the week. Na ito po ay the law of weekly rest forbade work on the seventh day. Na ipagkita sa atin mga kaibigan, na itong Laudato Si ay introduce po yung no buying and selling na binabanggit doon sa ecological conversion. Na kanya pong nais isagawa before 2028 and before the final will be before 2030. But take note, pag ang US po ay nagkaroon po ng tawag natin pagbuo ng larawan ng hayop, it will become rapid. Yes, Kapitan Mayton. Yes, Kapitan Mayton, I stand corrected, no? Yung po palang, ano, yung huwag gagawa ng larawang inanyuan ay second commandment po yan, mga kapatid. Second commandment pag gagawa ng larawang inanyuan. So sinasabi ni Kapitan Mayton kanina, kung yung second commandment na huwag kang gagawa ng larawang inanyuan ay ipupush mo yan sa Protestant, hindi po sila papayag. No? Tama po si Kapitan Mayton, hindi po papayag. Pero mga kapatid, no? Yun pong tungkol doon sa Sunday movement ay pare-parehas po sila. Kapatid Mayton, all yeah. Are the same. Oh, sino lang po ang Protestant na nangingini ng Saturday? Tayo lang po yun, mga kapatid, no? Tayo lang po mga Seventh-day Adventists. Tanong, ano po yung ating mga, ano po yung ating katibayan na yung pong Saturday, yung pong Sabat na ay Saturday? Malinaw ang Bible eh. Ang Bible po is very clear. Pag sinabi po nating Sunday, si Jesus Christ po ay nag-rise dyan. O ibig sabihin, nabuhay na maguli sa ganyang sa araw na yan. Ano po yung sinasabi ng Bible? Kung titingnan nyo yung Bible, it is the first day of the week. Sa ibang salin po is Sunday. O unang araw ng Sanlinggo naman sa Tagalog, sa ang Biblia. So makikita mo mga kapatid, no, there, ano, hindi po, yan po ay hindi, ano, yan po ay, yan lang po ang pwedeng tanggapin ng Protestant kasi parehas po sila sa doktrina po doon sa Roman Catholic Church. Pero tayo mga kapatid, hindi po. Ano? Eh, tayo po Bible-based. Pag sinabi ng Bible, mangilin ka ng Saturday o kinatawag natin, mangilin ka, alalahanin mo ang Sabat upang ipangilin. Kaya nangingilin tayo ng Saturday kasi yun po sinasabi ng ika-apat na utos eh. Kasama doon sa Exodus 28 eh. So, yun mga kapatid, no? Kaya nga, tayo mga kaya nga kapatid naman ito, meron po sinasabi eh. Kung sabi po ng Roman Catholic Church, inaamin nila ang talagang true Protestant, true ha, yung totoo daw na Protestant, walang iba kundi ang mga Seventh-day Adventists. Kasi lahat po ng turo natin is biblical. Lahat po ng ating doctrines is biblical. Samantalang yung Sunday movement o yung Sunday worship, it can never stand. Bakit po?
Wala po kasing sinabi sa Bible, word for word, na mangilin po tayo ng Sunday. Ganon katindi, mga kapatid. Ganon siya katindi. It can never stand alone. Wala pong Bible sa verse, mula po doon sa Genesis hanggang Revelation, na binabanggit na mangilin kayo ng Sunday. Wala po. Samantalang ang Saturday meron. Actually, sabi pa nga ng Ezekiel 20:20, Ezekiel 20:12, mangilin ka ng Sabat. It is a sign between you and me na ako yung Panginoon mo na sinasamba mo. And sabi, pag pumasok ka sa araw na yon, even Jesus Christ, according to his custom, 4:16 po ng Lucas, he goes to the church it is his custom to go to the church, to synagogue by Sabat or Saturday. Kaya malinaw, mga kapatid, very clear. Kaya itong mga kapatid, these are deceptions. Ang deceptions, mga kapatid, ay nangyayari sa panahon natin. And they are consolidating. Binabanggit na nga po ni kapatid Maiton. They are consolidating. Nagkakaisa na sila. Kaya nga sabi ng Bible, yun daw Babylon, meron daw po itong mga anak. Meron daw itong daughters. So kung ang Babylon po, mga kapatid, is Roman Catholic Church, ang daughters po, yun po yung kasama niya na nangingilin din ng same na araw na apostate Sabbath na wala namang basis sa Bible. Yun po, mga kapatid. Diretsahan na. Wala nang paligoy-ligoy. Kasi sabi naman ito. Okay. Thank you, Dinwid, no? Kaya po tingnan natin, no, isang talata, and Dinwid, pakita natin, na bigyan pa natin ng diin, no, at linaw at karagdagang pagpahayag na makita natin yung alignment ng prophecy nangyari sa huling kapanahon nito. In our days. Okay, tingnan po natin ang ating Biblia, mga kaibigan. Sa aklat po ng Revelation chapter 18 verse 3. Kanya po sa screen, labas po natin para po inyo mabasa, mga kaibigan. Ano po? Okay, Bible. Okay, Bible view. Okay, na just sa screen ay ating pambasahin po ang Biblia. Okay, medyo naghang lang po. Okay, at dalawa pala ito. Atin munang burahin itong isa. Okay, wait lang po. Okay. Kapag naman ito, parang madalas na maghanga ang yung ano, laptop. Hindi po kasi nag-doble po yung Bible view. Okay, wait lang po. Ah, nag-doble. Okay. Hindi kaya niya doble-doble. Okay, thank you. Opo, okay. Hindi pwedeng mag-doble kasi nalilito yung ano, yung software. Okay, at hindi natin pakita, no? Okay, at nawa po ay makita, papakita natin mamaya. Okay, diyan po sa inyo pong Bible, mga patino, para po hindi, ayun, ito, mabas ulit. Revelation chapter 18, verse 3. Okay, diyan po sa screen po, makita po natin. Ayan po, all glory to God. Okay, tingnan po ninyo, mga kaibigan. Binabanggit po ng Revelation chapter 18, verse 3. Okay, for all nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication. So, ibig sabihin po, lahat ng bansa po ay uminom ng kanyang alak. Yan po yung binabanggit po. Yung po doon sa may Revelation chapter 14, verse 8, yan po yung ginamit na drink. Dito po ngayon sa 18, verse 3, ay ginamit po yung drunk. Ibig sabihin po ay uminom na. Sino pong umiinom? Ayan tanong eh. Sino pong umiinom? Yung drunk, Agatek, ano na, past tense na. Oo, na ibig sabihin pa ay nasa system o sa katawan. Oo, na. Ibig sabihin, tapos na, ininom na, kaya drunk eh. Yung kanina, sa Revelation 14, yun po yung drink, ibig sabihin, iniinom pa lang. Oh, warning. Parang ibig sabihin, warning. Binabigyan ng warning na magugo ang Babylon. Yung drinking o umiinom, ibig sabihin, present tense yun. Ito mga past tense na. Pag sinabing past tense, ito po'y tapos na, nangyari na, ininom na, kinuha ito, tinanggap na yung doctrine. Yeah. Kaya kung ating tingnan, Aldenwell, for nations have drunk of the wine of the wrath of her fornication, and the kings of the earth have committed fornication. So, ibig sabihin po, yung mga kings or yung mga presidente o hari ay nag-committed ng fornication dahil nga po ininom na nila yung wine na yon. Yes, na kung sa po, tingnan po natin, Elden Well, makita po ninyo sa screen, ano po? Bakit natin binuksan po yan? Nalakihan po natin, no? Na kung saan po ay meron po silang ginawang monitoring. Sino po monitor nila?
nations. Balikan natin yung Bible. Tingnan po yung alignment ng Bible. Napakabuti talaga ng Biblia, mga kaibigan. Okay, mga kapatid, dyan po sa screen. For all nations have drunk of the wine at the wrath of her fornication. Okay, let's go back doon po sa may events na ito. Okay, this is screen. Ano pong ginawa nila? The goal of this investigation is to monitor nations' environmental and social development to caution the relevant institutions, whether public or not, in addition to observatory, aims to be a concrete action to help achieve what Pope Francis proposed, says in his encyclical, The Common Good and Care for the Common Home. Okay, nandiyan po sa screen po yung mga bansa na yan, kundi nandiyan po ay yung, alam po ninyo, Adrian Noel, nandiyan po ay wala pa po yung Amerika. Correct. Ah, di ba? Pero wala, ibang bansa po ay kanila ay iniinom na. Wala pa dyan yung lambis. Hindi pa siya iniinom. Kaya nangyari, Adrian Noel, sa meeting nila, ini-introduce nila itong alak na ito. Balikan natin mga pati nito. Saka pati naman ito, tutungan ko lang sinabi mo. Sabi dito, kung nandun po sa slide mo kanina, yung tungkol doon sa Revelation 18:3, sabi dito, ito pong nations na ito ay pinapainom po ng alak doctrine. Ibig sabihin, minomonitor na ngayon ng Santo Papa o ng Roman Catholic hierarchy kung tinutupad na ba ng mga bansa na to yung doktrina na kanilang ibinibigay. Yun ang sinasabi mo, kapatid naman ito kanina. Yeah. Pero makikita mo, mga kapatid, meron pa rin kabutihan ng Panginoon. Kung titignan mo, kapatid naman ito doon sa 4, sabi nito, And I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, that ye receive not her plagues. So meron pa rin, mga kapatid, na paraan ng Diyos na lumabas kayo dyan. No? Kasi pinapainom ng pinapainom ng Santo Papa ng alak o ng doktrina ang mga bansa. Binanggit na ng kapatid naman ito, minomonitor na po, meron na pong meron pong survey o meron pong pinatawag natin na ranking. Pag sinabi kasing ranking, ano yung mga bansa na itong mga doktrina ng Santo Papa ang tumutupad sa panahon natin, sa panahon na ito. Ano bang date yun, kapatid naman ito? 2024, no? 2024. March 21. O March lang pala. So itong March na ito, ano ba, kung titingnan natin yung fulfillment ng prophecy, ano yung mga bansa na umiinom doon sa alak o uminom doon sa alak ng Santo Papa na tumutupad doon sa tinatawag nating Laudato Si. So sa Revelation, Revelation 18:3 yun. Ngayon, makikita natin may kabutihan ng Panginoon. Sabi kasi ng Revelation 18:4 naman ang kasunod na talata o kasunod na verse, come out of her, my people. So yun ang trabaho natin, mga kapatid, no? Bilang mga Seventh-day Adventist, bilang watchmen, sasabihin natin sa kanila, umalis kayo dyan. Umalis kayo dyan, mga kapatid. Umalis kayo. Come out. Okay, gito yun din. Okay, gito yun din, well, Ngayon po ay hindi pa na-fulfill yung Elevation 18 verse 3. Tingnan po yung nabigyan tayo ng knowledge sa Panginoon sa gabing ito, Elden Well. Doon po sa Elevation 18 verse 3, hindi pa pwedeng sabihing drunk. Kasi nga po, hindi pa lahat ang bansa uminom. Especially hindi po binabanggit ang United States of America, Elden Well. Yes. Okay, so ibig sabihin, kapag kayo Amerika po ay kanila pong ginamit or inaccept ng Laudato Si, makikita natin, papasok na rin po yung sistema ng hayop at pagpasok din po ng Project 2025. Napit na yun, Project 2025, next year po yun. Parang sila po ay nagkaroon po ng alignment nangyayari ngayon. Na kapag ito po ay isinasagawa ng Amerika itong Laudato Si, sa kailang programa, sila pong gobyerno, ay makita natin na pinainom na po o nainom na nila ng lahat ng bansa. Take note, doon po sa Revelation chapter 14 verse 8 drink. Okay, na fallen ng Babylon kasi iniinom na o tagang iniinom na, pero kasi doon sa may Revelation chapter 18 verse 3, Elden Well, iniinom na, ina-apply na yung doktrina na yon. Kaya po ang sabi doon, come out over my people. Meron ng pagtawag na lumabas sa ang bayan ng Diyos sa Babylonia kasi nga po nangyari po ang pag-inom. Ibig sabihin, Elden Well, nakita natin ngayon that we are nearer to that time of fulfillment prophecy na mangyari po, malapit na po yung natawag natin na loud cry.
Correct. Nakuha mo, tama po, nakuha natin din, Wen. Yes, yes, yes. So, sa parang sinasabi mo, kapatid naman ito, pag nag-fulfill po yung Revelation 18:3, yung tinatawag natin doubt cry, isusunod na po yun. Mm. Next nga lang, kaya nga lang, Danuel, hindi pa ina-accept ng US, hindi pa isagawa niya. Kaya ginagawa po ng Catholic and these Christian groups ay kanilang pinipromote. Okay? Kinukonvince po nila yung lawmakers na i-adapt itong system na ito or yung wine na ito. Kasi hindi pa nila ina-apply, hindi pa nila ina-accept or hindi pa nila pinapasok yung system nila. At saka kapatid naman ito, to be clear to all, yung po sinasabi dito po kasing wine o doctrine, yan po ay Sunday worship, mga kapatid. Ah. Direktahan kasama po yan. Kasama which po is yan. Ito, which is Sunday worship, mga kapatid. Yes. At isa pa, Elden Well, isa pa, Elden Well, itong encyclical kasi is, kapag tingnan po natin dictionary, especially po in Britannica, yung encyclical po is a moral and doctrine. Matters of doctrine ng Roman Catholic Church. Supposed to be sa bishops. So, ibig sabihin, yung Laudato si Elden Well is a doctrine from the Pope intended supposed to be sa kanya pong mga bishops. Nga lang, itong Laudato si, ginagamit ngayon dahil po ito pong nilaman niya ay para po sa environment, ay ginagamit nila ngayon as their blueprint para po ma-achieve yung goals nila, magkaroon po ng hindi pagtaas ng temperature worldwide. Correct. Yan po yung nangyari ngayon. So kasi nakita natin. Kasi kapatid naman ito, maputo lang kita. Kasama kasi sa doctrine nila mga kapatid na para yung climate natin ay mabago, ay kinakailangan tayo lahat ay mag-Sunday worship. Kasama po yun. Isa po yun. Okay now. Okay, thank you so much, Elden Wen. Makita natin, no? Talagang ngayon po ay makita natin yung beauty na pag-aaral nito na kung saan po ay unti-unti po natutupad yung mga bagay nating inantay. Okay now, just in screen mga kapatid, tempo nyo, top 20, wala po dyan yung United States America. Okay, nandiyan po yung Canada, but yung Amerika po ay wala. Okay, yung Canada po ay number 5. Okay, let us watch this video. The Catholic University of Costa Rica has announced the results of a groundbreaking investigation. The institution has measured which countries comply with the ecological program proposed by Pope Francis in his Laudato Si encyclical. The main goal is for this, which is a sort of holy boldness, to take the Pope's encyclical and create an index to see if the support expressed for Pope Francis at the time is reflected in the politics of countries. To design these indicators, living conditions were studied in 127 nations, representing 93% of the world population. Results show that more than half of the population lives in conditions of risk and instability. Based on the statistics, the university has compiled a ranking. The most compliant country is Finland, which scored an 87.5%. Following are New Zealand, Australia, Sweden, and Canada, one of two American countries within the top 20, together with Costa Rica. The goal of this investigation is to monitor nations' environmental and social development to caution the relevant institutions, whether public or not. In addition, the observatory aims to be a concrete action to help achieve what Pope Francis proposes in his encyclical, the common good and care for the common home. Okay. Kaya po yung Laudato Si movement ay sila po ay actually po is a kind of group na sila po ay umbrella po ng Laudato Si. LSM Encounters Building Our Movement and Jubilee 25 Celebrating Our Journey. So by next year sila po ay mag-meeting po. At find out what states we are. Okay, yung sabi ko diyan sa inyong screen, find out what states we are at on our way to 25, the double 10th anniversary of the encyclical Laudato Si and the founding of our movement and the 800th anniversary of the Canticle of the Creator. So ibig sabihin po ay they're already decade regarding po sa Laudato Si na ito. Kaya po dyan po sa screen, confirming your Laudato Si movement membership encounters 24 and global online counter by the year 25. Okay, next. Alam po natin yung Laudato Si, okay, as just a reminder and
And eye-opener sa gabing ito na ang Laudato Si po number 237 is about Sunday worship by law. At alam po ninyo mga kaibigan, in these last days, people will support or they will vote those politicians na sila po ay in favor sa climate agenda. At alam po ninyo, latest, okay, pakita po natin sa inyo po by the next slide, na ito pong Revelation 12:17, which is ito pong Great Controversy, page 592, paragraph 3, ay makita po natin little by little sa nangyari po mga political party na sila po ngayon po ay very particular na sila po ay boboto sa mga leaders na pabor po sa climate agenda. Dahil nakita po naling effect na ito. For example, sa ibang bansa po ay wala po pwedeng mga tao na sabihin nila ay hindi narasan nila yung epekto ng climate change. For example, sa ating Pilipinas, lahat po from Luzon, besides Mindanao, ay nagreklamo sa init na ito. Na sino po magsasabi na hindi po nangyaring kalamidad na ito ngayon or climate change? Perhaps, lahat po tayo mag-agree dahil naranasan natin, nakita natin epekto ang sobrang init na ito, kakaiba yung panahon na ito ng 2024. Kasi last year. Kaya po nangyari po sa may kakatapos ng po eleksyon ng South Korea, Eldon Noel, ay nagkaroon po ng survey. Okay, ito po ay survey sa South nito sa Korea na isa pong survey regarding sa sino pong butuhin po nila. Ito po ay kinuha po ng Energy Tracker Asia. Tingnan po ninyo mga kaibigan sa gabing ito sa ating pag-aaral. A survey of 17,000 South Koreans. Ibig sabihin po yung respondents po ay meron pong 17,000 na mga voters sa South Korea. A survey of 17,000 South Korean voters revealed that in 1 in 3 respondents identified as climate voters, Eldon Well, with nearly 2/3 expressing support for a candidate or party based on their climate commitments. Will this trend translate into climate action or remain a political gesture? I don't think so. But it will just give us enlightenment. Yes po. Alam mo kung bakit ganyan ang trending ng trending diyan sa South Korea pa lang 'yan, ha? Alam mo kung bakit agad kapit Myton? Kasi ang malaki po kasing issue ngayon is about climate. Yan po ang issue ngayon eh. Yan po ang global issue worldwide ngayon is climate. Yeah. Ibig sabihin, lahat po ng bansa dahil nakakatikim ngayon ng extreme weather. Ito babanggitin ko ah. Lahat po ng bansa ay nakakatikim ng extreme weather. Katulad ng binanggit ni kapatid naman ito, pinakita sa inyo yung video. Dubai, umuulan. Saudi, umuulan. Hindi naman nakakatikim ng ulan yan eh, nung araw eh. Ang Pilipinas, hindi tayo pumapasok ng school. Talos 3 weeks na. Puro canceled ang klase. Kasi extreme weather, kapatid naman ito. It means to say, dahil po yan ang issue ngayon, ang tao po nagiging aware. So kapag aware po ang tao, mag-iisip sila, dapat ang ilalagay nating leader, yung meron po siyang platform about climate. Yun ka ba naman ito? Meron silang platform, na, o ibig sabihin, ikaw ba, presidente ng Korea, bago kita iboto, meron ka bang gagawin about climate change? Yun. Kaya mga kapatid, yan po ang trending ngayon. Ang problema mga kapatid, kasi nga itong ang Santo Papa ay naglalagay po ng doctrine na dapat po tayo po mag-worship ng Sunday dahil yan po yung dapat para po yung climate po natin ay maging maayos. So nagpapasok siya ng doctrine. Pero mga kapatid, makikita natin hindi yun po ang real issue. Ang real issue dapat ang tinatanong natin sa mga leaders, President, ikaw po ba ay nagbabasa ng Bible? Kasi sabi President ng Bible, it is the sign of second coming of Jesus Christ. Yun po ang true issue. Second coming na po mga kapatid, kaya mayroon po nangyayaring ganyan na extreme weather phenomenon. Hindi po, it is not about climate change. It is the second coming
of Jesus Christ. Kaya mga kapatid, yan po ang trending ngayon. Worldwide po yan. Yan po ang trending. So kahit mag-survey ka ng ilang bansa, ang tatanong ang mga respondents, yung mga sinosurvey, ang iisipin nila, yung leader ba ay mayroong platform about climate change, mga kapatid? About climate crisis. Yes, sama yun din, Will. At isa pa, mga kapatid, no? Dito binabanggit po ni Kim Soo-hee, Secretary General Climate Change Center ng Korea. Okay, using climate-related pledges as a tool to garner votes should be avoided and parties. Kailangan po, kung hindi po natin ma-avoid po paggamit na as a tool para botuin ng tao, ito po mga kapatid, ito po ay spirit of prophecy fulfillment sa South Korea na binabanggit po ng ating spirit of prophecy. Para maiwasan yun, sabi niya, ay kailangan po mga party po ay magkaisa. At saka ano, para po ay magkaroon long-term mitigation measures. Saka kapatid, may dugtong ko lang. Ito, naisip ko lang, no? Binigyan ako ng impression ng Panginoon, ng Holy Spirit. Kapag pala ikaw ay in line doon sa Laudato Si, ibig sabihin mayroon kang concern sa common home. Yun po, di ba din siya sabi? Yung Laudato Si is not concern of the common home. So kapag may concern ka sa common home, in line ka sa Laudato Si, malaki ang probability mo na manalo as a public servant. Yan ang kapatid na Maiton. Yan ang trending ngayon. Yes, kapatid na Maiton. Kaya po yung mga Miss Universe, yung mga pageant ng mga contest. Number one po ang tanong nila po ay related sa climate. Tama. Kasi ang trending yan, di ba? Yan ang issue ngayon. Yan ang main issue ngayon worldwide. Ang main issue worldwide ngayon is about climate change. Ang problema kasi, ulitin natin, kapatid na Maiton, pasensya ka na. Pasensya na mga kapatid, ulitin namin ha. Yun yung issue nila. It is about climate change. Pero tayo kasi, Bible student, alam naman natin ang totoo It is second coming of Jesus Christ. Kaya nga mayroon dalawa nagko-conflict ito po yung aral ng tao. Ang aral ng tao, sabi, climate change. Pero ang aral ng Biblia, it is a sign of second coming of Jesus Christ. Kaya magbabanggaan yan. At syempre, nandiyan din po yung Sabat na Saturday at saka yung apostate Sabat, which is Sunday, magbabanggaan yan. It is about worship. Kasi ang end times, mga kapatid, huwag nyo kakalimutan, ang end times issue is will you worship God on the true Sabbath or will you worship the image of the beast na ang kanyang pinapatupad, mga kapatid, na worship ay walang iba kundi Sunday. Yun po. Diretsahan na. Wala na tayong paligoy-ligoy, mga kapatid. Kaya po, ang demand po nila ay ng US, this coming election, kaya po ay very exciting ito pong binabantayan natin yun po yung election by November of the 4th. Kapatid na ba ito? Mm. Binabanggit mo yung election ng 2024 US. Parehas po sila may nilalatag na lalo na kay Biden kasi siya po ay naka-align sa Santo Papa because dahil siya po ay isang Roman Catholic parishioner. So parehas po sila mayroon nilalatag about climate. Ito nga po, 'di ba? Parehas may nilalatag na about climate 'yan, no? Biden has a climate platform, even Trump has a climate platform. Yan po kasi ang trending ngayon. Kinakailangan to be a leader, kung gusto mo makuha yung votes ng tao, kinakailangan meron kang platform about climate. Pag wala kang platform about climate, hindi ka mananalo. Yun nga lang, kinakailangan mag-align ka sa Laudato Si Papa. Kasi pag hindi ka nag-align sa Laudato Si Papa, may posibilidad hindi ka mananalo. Dali Credo is asking us now, are you aware of the Project 95? Yes, we are very aware because we already presented this subject a few months ago about the Project 95. Okay, especially in regards to Sabbath rest, Brother Dolly Credo. Okay, and that is why we are discussing right now about Project 95 because of this alignment and regarding with the spirit of prophecy and what they're doing right now in the U.S. Congress by the Jesuits and Catholic brethren and of course the evangelicals. That's why the Book of Great Controversy, mga batid, na page 592, paragraph 3, sa dating election, even in free America, rulers and legislators
In order to secure public favor, sila po'y manalo sa posisyon. Many of them will yield to the popular demand na sila po ay, para manalo, ay susundin nila po yung demand na majority. Like dito po nating nakita na nangyari po sa may South Korea. The prophecy are unfolding. Prophecy is really giving us the insights that we're really trending towards the end. Malapit na po ang pagdating may noon. The second coming of Jesus Christ is very imminent. Yan pong prayer ni Elden Will kanina. And the reason kung bakit natin pinag-aralan ngayon, because the great controversy ay sinasabi sa atin, tell your brethren, tell the people in all parts of the globe, by means of this technology na ginagamit natin, that the final good news will be rapid one. And we are facing in this scenario that the Sunday law will be happen soon, because according to Greek controversy, the driver to push the Sunday law is the calamities. And according to this Greek controversy, it will not cease until Sunday observance will be strictly enforced. And somehow, ngayon po mga kapatid, mga kaibigan, dito po sa may news nito, nung ating pakita sa gamito ay ito po ay isang presidente po ng Malta. And the president of Malta, which is ito po ay sinulat po ng Vatican News, from Pope Francis speaks to the whole world. Yes, that's true. Okay, sabi ni Brother Aham de Leon, ang flooding po yata sa parts ng UAE ay sanhin ng excessive cloud seeding man-made. According to news agencies. Bigyan po natin po ng legit po ng news, Elder Aham, para po ay makita po nila na hindi tayo po ay, kasi allergy po mga tao sa natawag po ng conspiracy theory. So let us show to them the exact link na talagang meron pong nangyari po na excessive cloud seedings. Okay, ganito mga patid or man-made. So dito po sa Vatican News, President of Malta, Pope Francis speaks to the world. When Pope Francis speaks about important issues such as climate change, he's not speaking just about one country, but is addressing the what? The whole world. Elden Well. He is what? Addressing the whole world. Yes, correct. Addressing the whole world. Yes. Oh, sino po ang gina-address niya? The whole nations. Anong kanyang pinapropose? It is his agenda, which is the Laudato Si. He is giving the wine to the whole world. Kaya nga siya yung beast power. Yes. So, obviously, the issues the Pope is talking about are not national issues. Hindi po Vatican issues or Roman issues, but issues that cover the whole globe, because when he's talking about climate change, the prophecy is unfolding. That is from the mouth of President of Malta. Alam po niyo mga kaibigan sa gabing ito. Napakalinaw po ang binabanggit ng Biblia, ng Spirit of Prophecy. Like sabi po ng President of Malta, when he's talking about the environment, he's talking not about Malta or Rome or any other country, he's talking about the whole world. That is the plan of the Jesuit. That is already planned long ago. And we can see right now, mga kapatid, they are already fulfilling in our time. They're almost right there. And they're just waiting for America to form the image of the beast. We are almost home, mga kapatid. We are almost home. President Villa highlighted the Pope's commitment to climate change, saying the Pope is very Franciscan in his way of thinking, in the sense that Laudato Si, in short, sabi niya, in other words, Pope commitment to climate change, saying the Pope is very Jesuit in nature, in his way of thinking, in the sense that Laudato Si is the hymn of Saint Francis. And that is one of the encyclicals, which is the doctrine, which is a manual for the environment. Pag sinabi pong manual, ito po ay blueprint ng environment. Tama, Elden Well? Laudato Si is a hymn to the beauty of nature. Tama. Prophecy is unfolding. It's only time can tell.
kung kailan po mangyayari po ang full fulfillment po ng Sunday rest or Sunday law. In other countries, sila po ay nag-rally po, for example po in Europe, European Sunday Alliance, Climate Sunday, Green Sabbath, Ecological Conversion, Ecological Sunday, name it mga kapatid, Green Sabbath. We are living in this serious time. And we are telling the world, get ready, get ready. Because when the image of the beast is already formed, the judgment, of course, because the Sunday rest will be implemented in the United States of America, and the sealing, which is mentioned in the book of 1 Peter chapter 4, 17, will start anytime. It's not a matter of if, but it's a matter of when. Mangyari po yung pagsiselo ng Diyos sa bayan niya. And we are telling the whole world, wake up, people of God. Wake up, wake up. We are nearer to the time of the last days. And the question for tonight, mga kapatid, sa ating pag-aaral, are you ready? Am I ready for the coming crisis, the coming storm, relentless in its fury, and it will not tarry, but it surely come in its right time, according to God's will. Mga kapatid, sa gabi ito, maraming salamat po sa inyo pong pag-tune in sa programa nito, pagtitiwala. Ang nais po ng programa ito, Elder Noel, no? Tayo po ay maghihanda sa huling kapanunay. Wala po kaming nais. Hindi po kami po ay narito upang kumita. Hindi po kami dito po ay para po mag-entertain, but to give an important message. Important sound of the trumpet. To warn the world. To warn His church. That the judgment is at hand. Get ready, because our Master, our Jesus, is coming very soon. Back to you, Elder Neil. Thank you so much. Amen, Architect. No? So, makita nyo, ito po yung Sunday update. So, makikita natin, mga kapatid, meron na po yung WCC, binanggit ni kapatid naman ito, WCC, World Council of Churches, ay nagkiki-align po sa Laudato Si. Kaya makita nyo, may movement talaga, mga kapatid. There's a movement, eh, na talagang nag-align sila sa isang bagay lamang, which is tinatawag natin Sunday movement. So yun, Architect, we have a broadcast this coming Thursday, right? Yes, ano pa lang yun, mga highlights lang kung ano pinag-usapan natin sa ano. Okay, so mag-aad lang po yung ating topic by Thursday, at kung lobby ng Panginoon ay makasama din ako, kasi baka kapatid naman ito, Thursday pa ako dito sa ano, sa Mindoro. Pero I'll habol ako just in case na makahabol ako by this coming Thursday. At mga kapatid, no, ito po yung time na you have to search your heart kung saan kayo spiritually, and assess yourself na are you faithful in following Jesus Christ. And read the Bible every day. At manood kayo na, ng presentation natin lagi, mga kapatid. And kapag ka nag-present kami, mga kapatid, ang aming hinihingi lang sa inyo, please verify it. Verify it by yourself. Kasi mahirap. Nagsasalta kami, baka niloloko lang namin kayo lahat dyan. Di ba? Baka kami, iniikot lang namin yung ulo nyo. So, kailangan you verify. You study. Study rin kayo, mga kapatid. Huwag lang kayo mag-rely sa amin. Study, verify the articles, verify the verses, verify the spirit of the prophet, spirit of prophecy writings. No, binabanggit naman namin kung saan kinukuha, eh. Great Controversy, Testimonies Volume 9, binabanggit naman namin. So verify, mga kapatid, huwag kayo mag-rely sa amin lang. Baka mamaya pinag-iiniikot lang namin yung mga ulo nyo. O kami ay nagko-conspiracy theories lang dito, mga kapatid. So you have to verify, no? You have to study. You have to study as well. And kapag ka naman na-convict tayo sa truth, ay meron po tayong responsibility. It is our responsibility to
teach, to inform, to warn. Kaya nga sabi ni Ellen G. White, mga kapatid naman ito eh, we should be faithful in warning, in giving reproof, warning, giving reproof, at saka ano pa, encouragement. Yun po ha, yun po ang gagawin natin. We give warning kasi second coming na. We give reproof. Ibig sabihin na reproof, ituwid natin sila kapag nagkakamali sila. Tapos yung pinakahuli, encouragement. Bakit po? Sinabi po ni Ellen G. White, encouragement. Kasi marami pong discouraged sa end times. Sino ba naman hindi ba discouraged? Hindi ka makapagtanim kasi walang tubig. Tuyo o yung lupa. Ang init-init sa Pilipinas. Sa ibang bansa naman, gera. Nagkakandang sabog ang mga bahay doon po sa Palestine. Punta ka naman sa ibang part ng mundo ay puro yelo. Ibig sabihin, sobrang lamig, extreme weather. So, we have to encourage them, mga kapatid, no? Encourage them that it is the sign that the Bible says that Jesus is coming very soon. A second time around, mga kapatid. So, yun, Yes. Mayroong tanong dito, no? Ang tanong niya din sa may YouTube nung ni Brother Sister Dolly Credo. Yes. Akala ko siya po ay foreigner kasi nag-English kanina. Okay, ganito po Sister Dolly, ano? Ang Project 25 po ba ay may kinalaman sa Laudato Si? So meaning possible na mangyari ipatupad ng Earth Sabbath next year. We cannot say matid nga na talagang talagang exact. Yes, correct. Alam po natin mangyayari. We don't say next year. We don't know. Wala po tayo time setting. We don't set times. Mm-hmm. Ang ginagawa po natin ay according to, for example, for Project 25, meron kasi po silang date. So pwede natin sabihin na maganda tayo kung i-allow ng Panginoon. Correct. We don't know the exact time na mangyayari po mga bagay nito. What we are doing right now is just blowing the trumpet. Ang tanong po ay, ito ba ay may kinalaman sa Laudato Si? Bagamat po ang Project 25 po ay, they are actually Elden Will, no? Yung Christian Nationalism and Heritage Foundation, they are against the agenda po ng climate change ng ginagawa po ng Democratic Party ni President Biden. Biden, yes. Pero sila po, mga kapatid, yung Project 25, they are also believe yung presence po ng kalamidad. Okay? Naniwala po sila. Kaya po, nais lang po magkaroon po ng revival sa Amerika dahil po sa krisis na nakita nila ngayon. Ang isa pong dahilan, sabi nila po, dahil ay bumaba po ang attendance. Less than 50% ng mga tao po ay nagsisimba sa US. So they need something to improve the morals and at church attendance. So ibig sabihin, although hindi sila related, they have the same ground to solve the crisis in these last days. They are working beneath. Okay, nagkakaisa sila in one way. Alam po ninyo, kaya po, Elden Will, no? Inaral natin lahat po kung ano po yung dahilan po maging driver ng sandilo. Dala pong bagay po ang binanggit ng Spirit of Prophecy. Calamities and moral issues. And Project 25 is about moral. Ayan. Thank you so much, Sister Dolly Credo. At saka na, Sister Dolly, sabi rin po ng last day events, kung meron po kayong last day events, sabi po ito sa page 15. Those who placed, sabi nito, testimony, page 15 po ng last day events, Earth's Last Crisis, sabi nito, sa Testimonies for the Church, volume 7, page 14, The Testimonies for the Church, Volume 7, page 14, ang sabi nito, those who place themselves under God's control to be led and guided by Him will catch the steady thread of the events ordained by Him to take place. Ibig sabihin, mga kapatid, pag tayo daw po ay nagpasakop sa ating Panginoon sa control niya, malalaman natin na ito na po yung tinatawag nating shaking, ito na po yung tinatawag nating loud cry. Pero yung tayo po yung magsaset ng times and dates, wala po. Hindi po natin dapat gawin yun kasi hindi po time setter ang mga Seventh Day Adventist is not a time setter. Bakit po? Marami po kasi katulad nilang, kung mag-set kami ng time ni kapatid na Maiton,
Paano kung di matupad next year? May set kami ng time. Diba? Hindi mawawalan kami ng credibility. Ay, si Brother Mike to, nagsabi na ganito, tsaka si Brother Noel, di naman natupad. Paano kami maniniwala? Kaya nga dito nagsiset ng time. Pero, meron tayo po at tinatawag natin na, ano, na watchmen. Ibig sabihin, kapag may pending na mangyayari na anything that event na pwede mangyari next year or any year, pwede po natin ano yun, i-sound yung trumpet. Pero kung magsasabi, yun ay base doon sa timeline nila. Hindi po tayo nagbibigay ng sariling timeline. Kapag naman ang tama, di ba? We don't give timeline. It is them that are giving the timeline. Sumasakay lang tayo. Ngayon, kung natupad, ano, alam natin yun kasi sabi nito, those who place themselves under God's control to be led and guided by Him will catch the steady trend of events ordained by Him to take place. Yan po sabi mga kapatid. Ah, meron ka pang isi-share, kapatid na maitan? Regarding to, nirisay sila din well, nandiyan po sa screen mga kapatid. Yes, 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 po. Alam po, edyo nakita ko, no? Meron po silang road to 2025. Na-amaze ako dito sa nilibay sa atin ng Panginoon. Yes, meron po. Heritage foundation. Eh, hindi ko makita ang isa. Ito lang po, ha? Tentakpan po ng ating... Ay... Okay. So, diyan mga kapatid po ninyo. Road to 25, the movement's synodical journey. But... Nilisay po yung ano, yung AI, no? Si Bing. Project 25, mga patid, doon tayo po sa may dulo. Yung conclusion. At sabi niyo ito, no? Oops. Yan, sabi niya. These two topics are unrelated daw. Yan. These two topics, while seemingly unrelated, both address significant aspects of leadership and governance. Albeit, tama pronounce mo yan? From very different perspectives. One is a political project and aimed at governmental change in the United States, and the other is a papal document urging global environmental responsibility and moral reflection. But we know the fact, mga kapatid, no, Eldenwell, dito, dalawang bagay ito po ay mag-join together to solve the crisis in America. Kaya po ay kahit sino manalo, kaya sabi natin, Eldenwell, kahit sino manalo sa dalawa, doon pa rin pupunta. Pag si Biden ang manalo, meron siyang ecological conversion. Mm-hmm. Pagkat mananalo si Trump, meron siyang Christian nationalism. Mm-hmm. So, kahit saan ka pumunta, mga kapatid, Sunday movement po ay nakalatag na. Manalo si Biden, nakalatag na. Ecological conversion. No? Tapos, ang Trump naman ay Christian nationalism. Ibig sabihin, nakalatag na rin. Manalo man si Trump. At yun naman po yung mga evangelicals. Dito naman sa kabila ay papacy. Eh pero alam naman natin kapatid naman ito, di ba? Ayon nga dun sa, babanggit nyo na rin natin para mabanggit ko na. Sabi dito sa Revelation ito po, kapatid naman ito. Akin ito. Ito po. At Revelation 16, 13, ang sabi nito, at nakita kong lumabas sa bibig ng dragon at sa bibig ng hayop at sa bibig ng mulang propeta. So, ibig sabihin mga kapatid, no, ang tatlong espiritong karumandumal na gaya ng palaka. So, ito po yung three union, no, yung spiritualism, paganism, papacy, at saka po yung apostate protestantism. Magjo-join forces sila. So, ibig sabihin, ito pong Trump na binabanggit po ng Christian nationalism, hindi man siya manalo, yan po yung magjo-join forces din po sa ecological conversion. At kung di naman manalo po yung ecological conversion ng ni Biden, ito po si Trump ay makikipag-join forces din po doon sa ecological conversion. Wala pong pupuntahan, pare-parehas lang. Ang tatalikod po niyan ay walang iba kundi yung peace power, which is the papacy. Wala mga patid. Talaga end times na. Huwag na kayo magduda. Pag nagduda pa kayo, ay bahala ng Panginoon sa ating lahat. Hello, Sir Denwil, no? Thank you po, sabi niya, ni Sister Dali. Pray lang po tayo dahil sila mayroong time frame kung kailan ipapatupad. Yes, mayroon correct, po silang time correct. Frame. Tama po. Yan ang gusto ko, kapatid Maiton. Sila po yung mayroong time frame. Yes. At ating mga kapatid, wala po tayong time frame kasi pinabantayan natin lang. We don't set time. Ulitin po namin ulit.
We are the Seventh Day Adventist, sabi ni N.G. White, is not a time setting church or time setting people. We are not, we don't set times, mga kapatid. Bawal po yan. Pero kung meron silang sineset po na time, pwede po tayong magbantay doon sa time na sinet nila. Yun po. Okay. Pwede tayong magbantay. Kaya nga watchmen eh. We are watchmen. We watch and pray and we observe and study. Okay. Kasi madamay tayo po dadako na sa prayer kasi ginagabi na. It's already 11. May pasok pa si architect. Ako po yung maaga din. Okay. Sige po. We pray. I will lead the prayer. Dear Heavenly Father, Lord, thank you again for the opportunity to serve you through this medium, through this platform, YouTube and Facebook Live. Thank you for the knowledge that you keep imparting to us. Thank you for using us this night by spreading the truth, the gospel, and the present truth that many people should know so that they would be prepared and preparing for your soon return. And dear Lord, we know that we can catch the steady thread of time by giving ourselves under your control. It is what Ellen G. White had said in his writings that we should be watchful and mindful of what is happening worldwide and all the things that are happening to our environment. And so, dear Lord, please continue to pour the Holy Spirit so that we will boldly proclaim your words, boldly spread the gospel, and many people would be prepared this end times period. So dear Lord, please continue to bless each and every one of us, most especially our viewers. Bless our hands so that we have food to eat. Bless our minds and our bodies so that we could work well. And also, dear Lord, please send the Holy Spirit so that we will have discernment of spiritual things. And Lord, thank you for everything that you give to us, most especially, dear Lord, the knowledge that you continue to impart, most especially to Architect Maiton Biljang, who is our main researcher in the Little Truth Ministry and Gospel Commission 144. Thank you for the knowledge that you give so that we would be prepared, most especially these end times. And we know you are coming very soon because there are many events worldwide that are happening. May it be disasters, may it be wars and rumors of wars, may it be famines, pestilences. It is a sign that we are nearing in the end of times. Thank you for everything, dear Lord. And continue to bless this ministry so that many people will know and learn and have knowledge of things that to come and things that will happen before you come very, very soon. Thank you for everything. Forgive us our sin. Forgive those sin against us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Kapag naman ito, bati tayo? Sige po, quick po, quick. Oh, quick. Stay, bati ko na lahat. Kapag naman ito, quick. Inabati natin lahat ng ating mga viewers. At dito po sa Facebook, mga patid. Batiin natin, mga patid. Anakin ko lang. Hindi pala buksan eh. Kasi na mga patid, ha? Kaya na buksan. Buksan natin sandali. Okay. Dito po sa Gospel Commission. Patiin natin sandali-sandali lang, mga patid. Quick lang, quick. Mahina na internet ko, patid na Maiton. Mahina internet dito sa Mindoro. Ayun. Okay. So, sino po yung mga mapatid natin sa Gospel Commission? Nakaka. Bagal internet. Wala po siya.
Kasi na mga kapatid, kaya buksan natin sa pagkakas. Ang ating ayun. Okay. So, sinipin yung mga kapatid natin sa Basket Commission. Ang kapatid naman ito, hindi ko naman huwag natin patiin na kasi ano, batiin na lang natin sa kanila lahat-lahatan kasi ano, hindi ko mabuksan kasi mahina po internet ko mga kapatid, pasensya na kayo. Nasa ano po ako, out of town, so hindi ko kayo mababati lahat ngayon sapagkat napakahina po ng aking internet. Hindi po siya ganun kalakas. At, Bawi na Thursday. Bawi na lang kami Thursday. Pasensya mo mga kapatid, kapoy po yung nagwingin ng sorry, hindi po namin kayo mabati ngayon. At hindi ko makita kasi mahina po internet namin dito mga kapatid. So yun po, ito po muli ang Direct to Truth Ministry kasama po Gospel Commission 144. And yun din po, Brother Noel Vincent Itar, kasama po si Architect Maiton Banadyang. Binabati ko po kayo ng magandang gabi. See you po this coming Thursday. Meron po tayong update ha. Update about architectural meron pong convention. In the convention, we will know about CBDC. God bless po. Good night. Napapansin ang buhay sa iyong kapaligiran. Marami nang natutupan palatandaan mula sa banal na kasulatan. Kailan pa ibibigay ang buhay sa nagbigay? Malapit na dumating, ngunit di alam kung kailan darating. Kaya tayo'y maghanda na upang sa langit tayo ay sama-sama. Hindi mo ba sasabihin sa iyong kapwa at mga minamahal, halina at ating salubungin si Jesus na nagbigay buhay ay malapit na dumating, ngunit di alam kung kailan darating. Kaya tayo'y maghanda na upang sa langit tayo ay sama-sama. Kailan pa malapit na dumating, ngunit di alam kung kailan darating. Kaya tayo'y maghanda na upang sa langit tayo ay sama-sama. Upang sa langit tayo ay sama-sama.